guys. Today is Wednesday, September 6. Yeah. Alam niyo yung ibabalita ko sa inyo. Natutuwa naman ako, 'di ba? Ang tagal kong naghintay kasi nakasulat doon sabi August 7. Pinadala na daw. Di sabi, 2 to 3 weeks, di ba? Ang antay. Ngayon, sana August 21. So, pinacheck ko sa anak ko yun. Ang sabi naman ng anak ko, kasi nagkaroon ng bagyo, di ba, sa atin. So, sabi niya, walang pasok. Tapos, sabi niya pala, sa off na lang daw nila, Monday. Kaso, nung Monday na yon, may ano ang nangyari, nakalimutan niya. Pero dapat nung nung Thursday, last Thursday, sabi niya, di ba may bagyo nga. So, Friday, walang pasok sa atin, mga bata. So, Saturday, Sunday, di ba, off naman sa atin ang mga public servant natin sa mga office, di ba? So, yun nga, Monday, sana yun. Tapos, yun nga, nakalimutan ng anak ko dahil night duty siya eh. So, napagod siya. Sabi niya, nakalimutan ko, may pinaalala ko. Sabi ko, kailangan niyan, i-check mo, importante. Kasi kung hindi mo i-check, tapos pag wala doon, kailangan nating mag-request uli, di ba? Hindi pa naman ako marunong mag-request noon, di ba? Ang tumulong lang naman sa akin doon si kapatid Giovanni, in Croatia, Europe. Siya ang gumawa nung account ko na yon. Siya ang nag-ayos. So, shout out sa kanya kay kapatid Giovanni, Croatia in Europe. So, yun nga, Monday ng gabi, pinaalala ko sa kanya. So, that was 12 midnight dito sa atin. Morning na doon kasi tapos na siya mag-duty. Tapos dadalhin niya yung anak niya sa school. So dadaan siya doon sa post office. Eto na nga. Ayun na. Nabalitaan ko anong oras na ba. 7 na dito. 7 or 8. Tuesday. Nung September 5, Tuesday, 8 in the morning, sinabi niya sa akin, nakuha ko na, me. Sabi niya, so tuwa-tuwa ako. Pinagdasal ko yun, sabi ko, sana makuha na, yung walang aberya, di ba? Sana makuha na. Ayun nga, dumating na yung aking pin. So, hindi ko pa sinabi kahit kanino nga kasi ang inisip ko si kapatid Giovanni. Sinend ko sa kanya kaagad, nag-chat ako. Nag-PM ako, sabi ko, dumating na yung pin ko kasi sabi niya siya maglalagay. Ay, hindi pala kasi sabi niya kapag dumating, sabihan mo lang ako. So, binigay ko sa kanya yung mga impormasyon. Nasa work pa siya noon, morning. Sabi niya, nasa work pa ako. Mamaya, pag uwi ko, gagawin ko. Mga 5 ng hapon dito, kahapon sa Egypt. Sabi niya, ate, buksan ko na ha. Sabi ko, sige. Binuksan niya na, tapos tak, 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 tak. Tapos sabi niya sa akin, o ate, tapos na yan ha. Okay na. Tapos yun, pasalamat ako nang walang hanggang pasalamat sa kanya. 'Di ba? Ang bilis niya.
siya pumasok kasi kung ako, baka mamaya mawindang ako kung saan ko maipasok, di ba? Yung number na yun, eh baka magkamali-mali pa. So, minabuti ko na siya na lang ang magpasok nun, di ba? So, ayun na nga, guys. Dumating na nga siya, yung hinaantay ko. Sabi nung ano pa pala, ng kartero doon, nagkagusto pa sa anak ko. Ang daming tanong daw. Sabi niya, may mukhang may tama pa tong kartero na to. Sabi ko naman, ano itsura? Sabi niya, may itsura. Bata pa. Sabi niya, oo. Ay, nako. Sabi ko, matanong. Hayaan mo siya magtanong. Tapos sabi pa daw, may authorization ka ba ng mami mo? Sabi niya, wala. Buti na lang yung anak ko, before that, napupunta siya ng ano, nasa duty siya nung gabi. Kinuha niya yung passport, Xerox ng passport ko. So, sinend ko na sa kanya. Tapos yun lang ang pinakita niya. Tapos okay na, sabing ganun, nung kartero, nung August 16 pa daw dumating yun, 16, 17. Kaso wala daw nagki-claim. Di ba ang aga? Eh di ba sabi 2 to 3 weeks from August 7. From August 7, 2 to 3 weeks bilangin mo, di ba? So maaga siyang dumating, pero kasi binilang ko, eksakto 3 weeks. So, dapat 21 yun eh. Kaso na-aberya pa nga yung anak ko eh. Dasal ako ng dasal. Yun. Alhamdulillah. At God, thanks God. You know, my prayers always answering my prayers from up. Okay? So, yun nga. Ang sabi pa ng kartero, ikaw, nagbablog ka ba? Sabi niya, hindi. Eh, sa mami mo to. Sabi niya, saan ba mami mo? Sabi niya, nasa Egypt. Sabi niya, buti pa mami mo, nagbablog. Chismoso rin, di ba? Marites. O, di ba? Tapos, hindi lang yun. Sabi niya, sige, pakisabi mo sa mami mo, fa-follow ko siya. O, di, meron pa akong isang kartero na follower sa Pilipinas, di ba? So, yun nga. I'm grateful and I'm happy for everything, for spite of everything what happened to my channel. You know, this is my second time that I've been demone, right? The first one is the one I make download of a songs, instrumental songs. Remember, that's instrumental songs before. So I thought it's okay. So yun, na-strike ako. So first demonic ko yun. Ang second demonic ko, my second demonic is my ID, my identification. Because, you know, I'm the one to write my identification that I use my ID here in Egypt. Kasi nga, I am here and I said, it's okay because I am here already. Everything is here. But, yung passport ko pala, ay, kasi hindi pa ako nakakuha ng Egyptian passport. Pero siguro, kung nakakuha ako ng Egyptian passport, it's okay. So, yun, dahil hindi siya nagtugma yung aking Egyptian address at saka yung aking Philippine passport. So, yun, dun ako na-strike uli. So, yun na nga, dun ako nakahingi ng tulong kay kapatid Giovanni. So, kinuha ko na yung address ng anak ko, lahat-lahat. Tapos, ang nilagay niya na yung passport ko na. Hindi pa yun kasi at that time, di ba sabi ko nga yung passport ko expired nung before Ramadan pa yun, di ba? Sabi ko nga mahirap kumuha dito ng passport kasi kailangan you need to make a appointment sa ano sa internet, di ba, sa ano ng embassy. So ang dami nilang cheche bare bureche. Tapos hindi lang 'yun. Ano, parang wala na silang ginawa yung sa embassy.
kasi yung kukuha ka ng appointment, tapos doon ka na rin magpipirma doon sa ano na yon, sa link na binigay nila. So pipirmahan mo yun, yung anong nakalay doon na information at saka yung birth certificate mo, blah blah blah, everything at saka yung passport mo. So pag napirmahan mo yun lahat from the start, since your birth, your mother, everything, tsaka mo siya iaano naman yung ano tawag doon, tsaka mo siya i-scan para makuha mo siya yung papers, tapos yun na ang ibibigay mo sa embassy. O di ba, wala silang pagod-pagod, ikaw na ang lahat-lahat, tapos ibigay mo na lang sa kanya yung papel, di ba? Doon ka na mag-appointment sa ano, sa link na binigay nila. Yun. So sabi ko, Ramadan yun, mahirap kasi iba ang time. So late talaga ako, late na ako nag-ano ng passport ko. Pero at least, na-renew ko na siya, tapos di ba ang passport ngayon 10 years na. O di ba? Galing, 10 years na ako. Before na mag-renew uli. Inshallah, yan in God's will, makapag-renew po ako after 10 years. Diba? So, ito na. Salamat at nakuha ko na ang PIN ko. So, ano ang next? Ano naman ang next nating aantayin? Diba? Sana naman. Wala nang abiria uli. Inshallah, in God's will. Okay? So, lahat tayo dyan, yung mga hindi pa money, antay-antay lang, tsaga-tsaga lang. Kapag may tsaga, may nilaga, di ba? Yun naman talaga, tsaga lang. Ako noon din, nawala na rin ako ng ano, naiinip na ako. Ganun naman talaga eh, di ba? Pero, eto, di ba? Na ano na rin, isang step na lang, di ba? Isang step na lang. Tapos yun na, okay na, di ba? Thanks God talaga. Okay, andyan na siya. Ito oh, pakita ko na sa inyo. Kasi sinend lang ng anak ko yung number at saka yung ano. Yun na. Okay na. Thank you guys. Yung mga kasama natin dyan, antay lang kayo ha. Meron din darating sa inyo. It's your turn later on, sooner or later, okay? So, thank you guys sa walang sawang pag-support sa akin, sa walang sawang panonood, kahit na medyo wendang-wendang minsan, di ba? Ganun naman talaga eh, di ba? At lalo ako nawewendang kapag kayong minamadali ako, kapag yung nagmamadali, oh, yala, ikaw na, yala. Lalo ako nawewendang. Gusto ko yung, ano, yung kalmado lang, ganun. Diba? Kasi nga, ano ako eh, Pisces ako. Gusto ko yung smooth ang lahat, kalmado, yun. Yun. Hindi ako pala away. Pero, pag ako inaway, kasi ang Pisces, tahimik naman ang Pisces at saka smooth at saka cold yung Pisces eh. Pero pag nakanti ako, ay nako, dire-diretso. Kaya, sorry sa yung magkakanti sa akin. Diba? Sorry. So, eto na. Enjoy na lang tayo. Okay? Thank you everybody. Mwah. Thank you guys. Google AdSense. Salamat. Ayan na, kinuha ng anak ko. Siya yan. Diba? Ayun na ang name ko. Nakalagay, Marivic Andola. Ayan, sa address niya. Ayan. Ayan na. Thank you. Ang daming sinusulat ng taga post office. Diba? Ayan na. Salamat ng maraming salamat din sa anak ko at siya talaga pumunta doon. Ayan. Diba? Masama pa nga panahon yan eh.
okay lang. Ayan na. Siya na nagbukas. Tapos, pinadala niya na lang sa akin yung numero. Yun na. At thanks God. Nung pagka pumupunta ako sa Chrome, merong blue na nakasulat doon na yun nga sabi, need daw yung ano, yung pin para daw mapadala na yung ano, sabi ano daw yung ano ko, yung money ko, diba? Tapos nung nito, nung nag-check na ako nung ano ko, kasi ngayon meron akong ano, LS, nakita ko na wala na yung blue, kasi nga yun na ilagay na yung number ko, yung pin number ko. O yan, kamay ng anak ko yan. Diba, ang taba? Lahat sila mataba. Yun na, thanks God. Thank you God. Alhamdulillah. Thanks for all your blessings and all the prayers that you always giving me a thumbs up for all my prayers. Answering prayers.